kasabay nga po ng pagtatapos ng season para sa Portland Trail Blazers ay nagpahiwatig rin naman nga po si Damian Lillard na aalis naman siya sa kanilang koponan. Yan nga ang ating unang balita na pag-uusapan dito, na susundan ko na rin ang balitang makukumpleto na nga daw po sa playoffs ang Big 3 ng Brooklyn Nets, at kung matutuloy na nga ba ang pagpunta ni DeMar DeRozan sa Los Angeles Lakers? Paano kaya? Kaya tara, halin at alamin natin yan. Wins at 54 losses. Yan nga po ang record ngayon ng Portland Trail Blazers, na isa sa mga pinakakulelat na koponan sa standings ng Western Conference, kasunod ng pagtatamo ng injury ng kanilang superstar na si Damian Lillard at ang pagtanggal nila kay CJ McCollum ngayong taon. Bali, balak rin naman nga daw pong mag-rebuild na ang Blazers ng kanilang lineup sa darating na offseason, ngunit mukhang wala rin naman nga pong kakayahan ang kanilang front office na kumuha ng mga bagong superstar, ni hindi man lang nga po sila nakakaakit ng mga malalaking pangalan sa loob ng liga, kaya meron ngang malaking posibilidad na wala silang makuha dito. Kaya kung sakasakali man nga pong hindi sila makasungkit man lang ng kahit isang superstar sa darating na offseason, ay dito na nga po papasok ang sinasabi nilang paglipat na ni Damian Lillard. Base nga po sa inilabas na balita ngayon, nagpapahiwatig na rin naman nga ito na gusto niyang sundan ang kanyang dating teammate na si CJ McCollum sa New Orleans Pelicans. Hindi pa rin naman nga daw po nakaka-move on si CJ McCollum sa pag-alis nito sa Portland Trail Blazers, base rin naman sa kanyang naging pahayag sa media. Habang pumunta naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan sa balita nga, nakukumpleto na nga po ang Big 3 ng Brooklyn Nets sa darating na NBA Playoffs ng Eastern Conference. Makalipas nga po ang ilang linggong paghihintay ng kanilang mga fans, ay sa wakas, mayroon rin naman nga pong inilabas na napakagandang balita patungkol sa kanilang superstar na si Ben Simmons. Ayon nga po dito, nakakagalaw na nga ito ng maayos sa mga ginagawa nilang practice sa loob ng court. Wala na rin naman nga itong nararamdamang sakit sa kanyang likod, kaya inaasahan na nga po na magtutuloy-tuloy na ang pagbuti ng kanyang kalagayan hanggang sa makapaglaro na siyang muli sa darating na playoffs ng Eastern Conference. Yes mga idol, tama nga po ang inyong narinig, nalalapit na nga po ang pagbabalik ni Ben Simmons sa kanilang lineup, at posible nga itong mangyari sa first round ng playoffs. Sa madaling salita mga idol, malaki nga po ang tsansa na mabuo ng muli ang kanilang Big 3 na kinabibilangan ni na Ben Simmons, Kevin Durant at Kyrie Irving kapag hinarap na nila ang Milwaukee Bucks, na siyang inaasahang una nilang makakabangga. Samantala, dumako naman tayo sa ating huling storya na pag-uusapan ngayon sa balitang matutuloy na nga po ang pagpunta ni DeMar DeRozan sa Los Angeles Lakers. Naibalita ko na nga po sa inyo na hindi na nagiging maganda pa ang kalagayan ngayon ng Chicago Bulls matapos ang sunod-sunod nilang pagkatalo laban sa malalakas na contender, kaya halos lahat nga po ng mga miyembro at fans ng kanilang koponan ay nagsisimula na rin namang mainis, gayong palpak rin naman nga po ang kanilang binuong lineup. Marami rin naman nga po mga eksperto ngayon ang naniniwala na maagang malalaglaga sa playoffs ang koponan ng Chicago Bulls, kaya once nga po na mangyari na ito, ay maaari na naman nga nilang gawing available sa trade ang kanilang superstar na si DeMar DeRozan. Kaya dito na nga po papasok mga idol ang sinasabi natin kanina na posible pa siyang makuha ng Lakers. May lumabas rin naman nga po na balita na pwede nga daw ditong gamitin ng Lakers ang kanilang big man na si Anthony Davis, na siguradong hindi rin naman nga po tatanggihan ng Chicago Bulls. Kaya kung gugustuhin man nga po ng Lakers na marami nga silang paraan upang makuha na ang isang DeMar DeRozan. So that's it for today's video mga idol, dito sa akin channel. Once again, this is your J-Zone TV. Don't forget to subscribe at syempre pindutin na rin ang notification bell. Bisitahin, i-follow nyo na at i-like ang ating Facebook page, J-Zone TV, dahil meron din tayo mga NBA updates doon. Shoutout muna nga pala sa lahat ng solid J-Zone TV na mga taga Pampanga, sa lahat ng mga taga Occidental Lindoro, at sa lahat ng solid J-Zone TV na mga taga Naga City, Cebu. Maraming maraming salamat mga idol.